parinig ako po yung sagot mo para mabash ka. Gano'n po kayo kaklose ni Concon? Pig! Kakainis! Sinisigit na dibdib ko, seryoso. Uy, hindi kami magiging mag-jowa kung yun ang gusto yun. Confess one secret. Sino yung 911 mo tuwing nadedrain ka? Hindi dito yung tinatanong! Baby ka pala eh. Siya to. Tigil na natin. Naging emotional. Nagigigil talaga. Ah, meron pa akong last na tanong pala. Wait lang. Gano'n po kayo ka-close ni Concon? Ganto. Tanga talaga. Pig! Kakainis! Sinisigit na dibdib ko, seryoso. Hindi, okay lang. Sakto lang. Close kami. Gano'n nga ka-close? Ano bang measurement ng closeness? Wala, tropa kami, ganun. Uy, hindi kami magiging mag-jowa kung yun ang gusto yun. Huwag yun na kami i-ship. Yes. Lugar sa Pilipinas na gustong-gusto mong puntahan. Siargao. Ay, ako din. Confess one secret. Hindi na lagi secret eh. Oo, di. Confess one secret. Wala ko lang secret sa buhay ko. My life is an open book. Di totoo yan. Sino yung 911 mo tuwing nade-train ka? Si Beshi Cakes, yung pinsan ko na super best friend. Sa kanya talaga ako nag-vent out. As in, every single paano time. Paano yung vent out? Pakisagot. Yes, sir. Uy, hindi ako mag-explain. Sa kanya ako naglalabas. Uy, lumipad tayo. Laging gumipik na mga words na hindi common sa vocabulary ko. Hindi, siya kasi yung nagiging ano ko, yung safe space ko. Kasi never niya akong ginudge. Paano umorder ng clothing sa'yo? Hindi dito yung tinatanong! I-PM niyo ako! I-chat niyo ako, guys! Screenshot niyo na ang send sa kanya. Oo. I-check lang mo na message report. Oo. Tsaka... Dami-dami mo notification, hindi mo ginagalaw. Nasa 16,000. Pero OOC ako dun sa notification niya. Nasa 16,000, hindi ginagalaw. Te, tapos sabihin mo, mag-chat sa'yo para umorder. Paano mo kikita yun? Guys, mag-chat kayo dun sa RC Silvestre 2. Ililink ko na lang. Yun yung ginagamit ng mga admins ko na Facebook. Doon na lang kayo mag-chat kasi may kwenta sila. Ako wala. Nakakaloka ka. What is your best asset? Parang lahat kasi... Ano ba ito natataw? Ano? Wala, hindi ko alam. Ano ba yung best asset ko? Wala, hindi ko alam. Ako sasagot. Mm-hmm. Yung eyes mo. If you were given a chance, papasukin mo ba ang mundo ng pag-aartista? Baby. Baby? Okay. Baby ka pala eh. Siya to. Sarot ka. Hindi, kung papasukin ko yung mundo ng showbiz, feeling ko oo. Pangarap ng nanay ko yun para sa akin. Ay, gusto ko i-fulfill yung dreams niya for me. Okay. Paano mo masasabi na tapos na ang isang relasyon kahit wala pang breakup? Kapag pareho na kayo, hindi nagko-compromise. Yung wala nang willing mag-back down, wala nang willing umintindi, walang willing makinig pag nagiging selfish na kayo. Kung yung love na nga is slowly turning into poison, na nauubos na kayo hanggat nandun kayo sa relationship. Kasi sometimes, most of the time, hindi sapat na love lang na... Kasi syempre yung love may kasamang trust, may kasamang respect, may kasamang commitment, lahat yun. So pag yun nawala na dun sa love, nahihirap na yun. Na
naging emotional. Ano yung mga bagay na sana hindi mo na lang ginawa o tiniloy? Wala akong pinagsisihan sa lahat ng ginawa ko sa buhay ko. Kasi, ano, for me, never ako nag-fail. It's either I win or I learn. Bago na naman, magyayabang na naman yan. Yun nga, it's either I win or I learn. Gusto ko yun. Kakaption ko yun mamaya sa IG post ko. Di ba nga agaw. Mami, may anak ka pa lang. Did you ever wish to be in someone else's shoes? Honestly speaking, hindi. I mean, nag-idolize ako ng mga tao, pero never kung dinalangin na sana ako na lang si ganito. Kasi for me, wishing to be someone else is the biggest waste of the person you are. Now, this is my side. Uy! Tingin, hindi magiging Q&A ng pagi. Nagigiyak talaga. Ma'am, galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Gusto mo mag-long gown today? Para mapangatawa na natin yung pagiging ganyan mo. Totoo naman, yun naman talaga kasing sagot. Galing. Gusto ko yun. Gagawin ko ting IG caption. Dami ko natututunan today ah. Listen, look, and listen, and learn. Do you feel unworthy? Hindi. Hanggat meron akong taong napapasaya, may worth ako. Kahit isa na lang. Kahit isa na lang yung nakikinig. Kahit isa na lang yung pumapalakpak. Hanggat may isang tao na niniwala sa akin, worthy ako. Gusto ko yung energy. May nagpapasaya na ba sa'yo ngayon? Meron. Okay, next question. Who is the most influential person in your life? Si Vice! Si Vice ganda. Si Vice, idol ko siya simula 2011. 2011 hanggang ngayon, fan ako ni Vice. So siya yung pinakalagin. Magpasaya, mag-perform, kumanta, sumayaw, lahat. Si Regine, nanay ko. Most lang, edi isa ka lang yun. Ah, si Vice. Ay, sino yung sagot mo? Gusto ko yung mas mayabang pa. Hindi ko alam talaga. Dati pa lang, hindi pa ako nag-out as bisexual. Wala pa akong knowledge about being bisexual. Wala pa akong knowledge yun sa buong spectrum ng LGBTQIA, BCDFG, kung ilang mang letter yan. Habulin na talaga ako ng girls. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Mas maraming nagkakagusto sa akin babae kaysa sa lalaki. So, noong mga panahon na yun, nakakonfuse ako. Sabi ko, bakit ba? Bakit hindi ba ako nagugustuhan? Ganun. Feeling ko, siguro yung aura ko. Pang babae talaga. Babae talaga yung naaat. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Kayo makakasagot niya, bakit? Ano bang hinamaan niyo sa akin? Hindi ko yata eh. Oo, makasagot yun ha, sa comments ha. Ay, bakit ba? Comment daw. If you will have a chance to time travel, what time will you go and why? Siguro nung fetus pa ako. OA, si OA ka! Feeling ko mga 2012. Kasi yung mga 2012, 2013, sobrang unproblematic ng mga tao. Yun yung era na exciting pa yung Christmas. Tsaka yun yung huling taon na binigyan ako ng pamasko ng mga ninong at ninong ko kasi yung tanda ko na daw. The serve. Ba't parang masama ang loob nyo, ha? Ba't ang gwapo mo po? Ang sarap! Hindi ko alam, hindi ko talaga nakikita yung sarili ko sa kumpanya ako nakikita. Pangit na pangit nga ako sa itsura ko. Pangit na pangit? Pogi mo nga. Masaya ka ba sa sistema ng buhay mo ngayon na ibang iba sa sistema mo noon? Paano mo nalaman ang sistema ng buhay ko noon? Hindi ka magdi-desisyon sa aking life. Masaya naman ako. Masaya, syempre, masaya ako na kumbaga para sa akin kasi privilege yung may platform, nakakapagpasaya ka ng tao, ganyan. So, masaya ako. Masaya. Anong pakiramdam mo na nakaka-collab mo ang Concon Felix? Pray wala for naman us. Naman ako dun. You're so rude. Hindi, ano, nakaka-proud, nakaka-flatter. Siyempre, dati, pinapanood ko lang siya, ganun. Kasi ngayon, nakakasama ko na siya, nakaka-collaborate ko na siya. So, maganda yung experience. Hindi magiging networking! Hindi,
pero yun nga, overwhelming pa din. Hindi naman mawawala. I mean, kahit naman nakakasama ko na siya, fan pa din naman ako. Favorite alam? Smirnoff. Favorite food pa, shout out me. Sino siya? Carla Ligan. Favorite, marami akong favorite food, pero yung comfort food ko is taho. Damn. Favorite ko din yun. Last question. Bakit ang cute mo lagi? Cute ba? Oh. Ilan niya na ako shit, so. Ah, meron pa ako last na tanong pala. Wait lang. Kung bibigyan ka ng chance. Kung bibigyan ka ng chance na pumili, bakit hindi ako? Walang pagpipilian, ikaw na naman eh. Hindi ko naman kailangan mamili. Yun lang. Yun lang yung mga tanong yun. Di ba walang kwenta yung mga tanong nyo? Di ba na-realize nyo din? At ang walang kwentang tanong, deserve ng walang kwentang? Answer. Very good! So, ayun lang guys. Don't forget to smack that subscribe button. Hindi ako marunong mag-outro. So, ayun. Thank you guys for dropping your questions and... Kung meron pa kayong video suggestions, you can comment down. And ayun, mag-iingat kayo palagi. Sana masarap ang ulam nyo. Bye!